Hello guys, bigyan natin ng closure ang ating discussion kay Taskspace. So, ginagawa ko ang mga reviews sa kanya para malaman nyo kung bagay ba sa inyo ito na earning programs, na earning website. So, para kanino si Taskspace? Para po ba ito sa inyo? So, alamin natin ngayon. Si Taskspace, para sa mga risk takers na alam ang kalakaran behind the scene. Alam nyo ba ang kalakaran? So, kung hindi nyo pa napanood yung dalawang video ko kay Taskspace, dapat panoorin nyo po iyon. So, nakalink sa description dito sa ibaba. Para sa mga tao na sumasali with informed decision, napakahalaga nito. Yung hindi dahil napaniwala lang na talagang legit ang company behind Taskspace. So alamin natin kung ano yung informed decision later on the slideshow. Yung mga tao na alam nila na sugal ang kanilang ginagawa. So nakita niyo itong larawan. So that anytime they could lose their money and not attain ROI or... So mahalaga to. So huwag niyong isipin na secured yung pera na inilagay niyo, yung subscription na inilagay niyo kay Taskspace. Huwag niyong isipin na secured yun. Isipin niyo na sugal. So kung kaya niyong isipin yun, pwede kayo kay Taskspace. So ito na. Pero kung ayaw mong matalo, kasi sinabi natin previously na isipin mo na sugal ito, kung ayaw mong matalo kung mahalaga masyado ang pera sa iyo kaysa chance na kumita, then huwag sumali kay Taskspace. So yun yung short na answer. So kung hard-earned cash, kung kailangan mo pang magbenta or mangutang para makapag-upgrade, tapos takot ka talaga na matalo kasi mahalaga masyado yun ang masalala. Yung pera is mahalaga masyado. So, si Taskspace ay hindi para sa'yo. Okay? So, next slide. Informed decision. Ito, dapat intindihin natin to. And itong informed decision, magamit natin to whenever we decide na sumali sa mga programa, sa mga kitaan online, o kahit hindi online, yung mga traditional na mga investment scheme sa labas. So, ano to? So, makikita natin tong larawan dito. Proper research should always be undertaken. Ito yung meaning ng informed decision. But karamihan sa atin ang tinitingnan talaga is yung kitaan. Basta malaki ang kitaan, baliwalain na lang ang ibang mga aspeto ng isang program. So di ba totoo yun? So kung may makikitang mga proofs sa social media at claims ng mga nakasali na sa isang program, sunggab na agad without proper research. So, yun yung mga tendency na ginagawa natin. So, kasi sa Facebook, very immune tayo sa mga marketing, sa mga strats ng mga nakasali na. Kasi nga, malaki ang kitaan ng referral. So, malaki yung commission. So, talagang tudubigay din sila sa pagpo-post ng mga proofs, yung withdrawal proofs nila. So, parang tayo, doon tayo namumove. Hindi na natin iniisip na mag-research. So, in short, informed decision is made when you consider all aspects of a certain program. So, all aspects, yung itong ginagawa natin. Ang iba, medyo naiinis sa mga ginagawa kong review kay Taskspace. Pero ito yung dapat. Kasi all aspects, dapat tingnan natin siya. So, including its pros and cons. In order to examine the cons, we really have to investigate. So, itong ginagawa natin. Yung ginawa ko previously sa dalawang video ko. Study the system, earning programs, compensation, yon. If it's realistic enough or just too good to be true. Kasi nga, karamihan talaga is too good to be true. Kaya sinabi ko na kasi alam natin na may kumikita talaga. So, parang first come, first serve yan. If you join the earliest time, talagang kumikita ka na as of this time. Pero, what if yung mga sasali pa lang? So, kaya nga, yung sinabi natin dito sa slide na
informed decision if alam mo yung ginawa mo na, alam mo na sugal sa isip mo talaga is sugal to, and nagtitake ka lang talaga ng risk kasi nagbabakasakali ka nakikita na magtagal pa si Task Space at kikita ka pa out of your subscription fees, then go for it. But if you are afraid, if magdudulot na lang ng stress sa iyo yung pagsali nyo sa kanya, if ever time will come na hindi kayo makapag-ROI or talagang mas malaki yung talo, is maghanap na lang ng program na mas lesser yung risk of losing your money. So, guys, if ever nagustuhan nyo yung mga topic natin, so ito na yung hudyat, kasi mga susunod ko na tutorial, magtatakil ako about mga talagang totoong online job na pwede nyong yung tutukan talaga, na talagang pwede nyong mapagkakitaan online, na pwede na kayong mag full time if ever, kapag talagang committed kayo. Okay, so I hope mag-subscribe kayo sa channel ko and mag-click na lang din sa notification yung bell para ma-notify kayo if ever meron tayong mga bagong video, and I will do my best to publish to post videos regularly dito para makatulong din ako, kasi I am benefiting from it kasi I am already working full-time at home.